Mamadali guys, good morning. Pupunta kami sa school, may program. Mula sa ikalimang baitang, pangkat fortitude. Oh, may food ka na. Hindi ka na maubusan. Itry natin. Ayan na, ililipat. Itry namin ni Kuya siya, ililipat ko na. Hey guys, good morning. Pupunta kami sa school. May program ng Pia. At nagmamadali na kami mamaya na lang doon na lang. Si Pia tumatakbo. Mula naman sa pangkat empathy, Sofia Johanna. Mula sa ikalimang baitang, pangkat fortitude. Si Macdo, sobrang gutom niya. Congrats, baby. Again. Gutom mo. So, guys, ayan, lalabas ulit tayo. Dito maganda. Ayan. Ayan. So, guys, ayan, lalabas ulit tayo. Pero nakapahinga na ako. Nakapahinga na kami ni Pia galing sa school. And, ayan, kasama sila ulit, no? Kaya may bibilin lang tayo. Saglit lang tayo sa Chandisitas kasi sobrang hirap hanapan ng pagkain ng summer yung Vitality Class. Vitality Classic, napakahirap. Kasi yun na yung pinakamura sa hypoallergenic na nag-switch na kami sa Vitality. Ang mahal kasi ng hypoallergenic. Royal Canin. Na Royal Canin. So ayan, saglit lang tayo. Tapos, kailangan na kailangan nating ayusin yung kwarto ng mga bata kasi sobra akong natatakot para sa kanila. Pwesto nung kama nila. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Saglit lang tayo dito. Mag-tricycle lang nga kami. Pero nakaporma ang mga bata. Mag-tricycle nga lang kami. Pero nakasapatos kami. Oh! Hey! So, ayan, tara na guys. Medyo makulimlim. May padating na naman na bagyo. Huwag naman sanang malakas. Mama, I'm gonna get blown away by the bagyo. Patingin nga ng mga porma. Patingin. So, ayan ang, aming Korean. No? Ang nanay. Ayan ang nanay. Ayan naman ang isa din. Ay! Nandito na kami sa Chandisitas. Ayan. Pero may nakita kami. Dun sana kami sa kabilang building. Pero may nakita kami ng Petite Express dito kasi o bagong bukas. Kasi hindi pa raw sila nag-ooperate. Hi guys, ayan, nandito na kami sa supermarket. Nakabili na kami ng food ni Summer. And bili lang tayo ng konting mga pansit canton daw sa gusto ng mga bata. So, ito na yung nabili ko. Wala ng bread sa bahay, tsaka pansit lang.
Ito, kuha lang tayo nito, chicken. And ito nito. Sabihin. Tama na yan. Okay na yan. Huwag sobra. Dito ko sila nakita. Hindi na napunta mo sa Miniso. Nagmamadali ako eh. Wala pang pagkain sa bahay. Ayan, punta na sila. Maling saglit lang daw sa Miniso. So, ayan guys, nandito na kami sa bahay. And, ayan, nabilan na namin si Summer na. Oh, may food ka na. Hindi ka na maubusan. So, isang kilo, pang ano niya yun, 2 days niya yun. So, ayan, ito ay 15 kilos to. 2,000 plus siya. Para, ano, napakahirap na. Pag nag-out of stock, lahat ng tindahan halos wala. Mm-hmm. Pati yung mga tingi-tingi na sa tabi-tabi. Eh, sabi kasi ng isang binibilhan, nauubusan daw ng stock sa ibang bansa. Kaya, hindi pa nagkakaroon dito. So, galing pa ibang bansa yan. Eh, nakalagay Australia. Ayan. Ayan lang naman yung mga pinamili namin kasi naligpit na nila yung mga napamili. Bread. Ayan lang yung bread. And, bumili lang ako nito na pang asim nun. Kalimutan ko, nalagay ko to. Ayan pa pala yung mga pansin canton lang yung mga binili. Hindi ako bumili ng mga kape kasi kapapamili lang namin yung Morris ng isang araw. Doon din sa Hyper. I-try natin. Ayan na, ililipat. I-try namin ni Kuya siya, ililipat ko na dito siya nakasalibat. Kung gagana. Kaya, nagkaana tayo against the light. Walang ano eh, no? Walang lilikuan. Wala. Kahit iangat na, hindi lilikuan. Ang pwede lang, tatanggalin to. Lahat. Ayoko kasi yung ganito kasi nga, si Ina lagi nasisiko niya yung nantuhod niya yung bintana dun. Pag wala kami, syempre bata, hindi natin alam yung harutan nila. Pero hindi naman, nakikinig naman sila, kaya lang. Maganda kasi dito, pag dito yan nakapwesto, yung electric fan, yung dalawa sila na matatamaan. Kasi doon medyo mainit doon eh. So, titingnan natin kung anong magagawa. Kaya gusto ko na ilipat yung kama ng mga bata kasi para mabalik ko doon yung, ayun o, yung sabitan ng TV. Magiging functional yun dito. Magiging pwede sa TV, pwede yung ibang cabinet ng bata, gaya ng bag nila sana. Yun sana yung plano ko. And tsaka yung aircon masyado doon kay Ina. Tapos naman dito naman sa baba, hindi na e-electric fanan. Ganon. Kaya alam ko yung dito na pwesto, yung igaganon yung itidiretso eh. Mas maayos. Wala tayo masyadong ano ngayon, manpower. Kaya, kasi medyo matigas na tong ano eh. Ito oh, tatanggal. Nakashoot-shoot lang naman siya. Hindi naman siya di tornilyo yata, alam ko. Kasi hindi ko masyadong na ano yung pag-install nito ng mga nag-deliver. Sila kuya yung nandito sa kwarto. Nandito ako nung dineliver, pero nung ini-install na to, hindi ko nakita. Pero sa chinek ko, parang wala naman siyang masyadong tornilyo. Kaya siguro i-pull up na lang nilang ganun para matanggal siguro. Pero, yan. Wala. Failed ang plano ngayon. Pag nandito na lang si Kuya Sai, kasi nasa school si Kuya Sai, para may katulong si Kuya siya. Tsaka na lang natin ituloy yung pag-aayos, paglilipat nito dito. Tayo guys. Ayan na yung sinigang sa hipon. Naamoy na amoy nila. Sabi ko ibig sabihin gutom na sila. Smells good. Na-feel surprised si Pia eh, na Pia doon sa... Yeah.
I got surprised because teacher randomly told me to stand in another place. Because I was just sitting on the floor with my classmates. We were talking. And then suddenly, teacher told me to switch to another place. And then she told me that we were going to do awardings. And I was like, why is it? I thought the whole class was going to get awarded. Mama thought the medal, because they awarded me with a medal. Mama thought that I got awarded because of the dance. But it was actually for writing essays. Pagsulat ng sanaysay. So yun pala nagka-award. Nagka-award ka dahil sa essay, Filipino essay. Either Filipino or AP, because mostly we do essays in Filipino and AP. And I wrote an essay in Filipino last time. Ang gutom ni Tia din eh. Kasi mainit kanina sa school and ano pa yun, nag-almusal pa kami bago umalis. Tapos, nag-McDo pa siya. Tinread ko siya sa McDonald's kasi gano'n naman pagka may events eh, na maybe dumediretso kami, tinitreat namin sila kasi nag-exam tapos yung event na para yun na sa hard work nila sa school. Ang sama ng pakaramdam ko. Sa init, ulan, tsaka panahon ng pagkakasakit, pagka-berman. Nanay's life eh, kailangan walang magkakasakit. Bawal magkasakit sa mga nanay, 24/7. Guys, ayan, nailipat na namin. Napaka-komportable ng ganitong ayos. Unang-una ay yung safety ng mga bata ni Ina. Nilipi at Ina pagka nasa taas sila at nag-chill. Yung aircon, lahat, may aircon, pati electric fan. Lilinisan na lang yung aircon, tsaka electric fan. And, ayan na. Sa tulong ng mga ate at kuya. Yan, unahin mo muna yun. Napalitan ko pa naman na yung mga bagong palit na yung mga cover. Ayan, tapusin lang namin. Ang hirap, sobrang sikip. Ayan, diba? Mas safe siya tingnan. Kaysa yung talagang buong katawan ni Ina nandoon. Konting ayos na lang. Makakampante yung tulog ko. Na walang madidisgrasya. Kinalas namin to. Kinalas ni Kuya sa itong buong bunk bed. Dahil hindi makapag-maneobra yung hindi makagalaw. Kasi sa sobrang sikip. Okay, ayan na. Binalik lang ulit. Parang walang nangyari, no? Tapos, mabubuksan pa yung bintana, no, Cyrus? Ang hangin pa naman mula dyan, no? Binuksan ko kay Ate. Nabablock mo. Oo. Saan ito? Huwag na muna, mahangin pa naman. Pag-literno yung cortina. Papalitan na lang. Yan. Susunod naman na project, dahan-dahan lang ay papalitan yung mga kulay ng kwarto. Pang-batang kulay. Para maaliwalas. Siguro bandalan dito. Kasi dito gusto ko madim pa din. Kasi para ma-feel nila yung... kapag madilim kasi, di ba, madaling makatulog. So, tingnan na lang natin. Yun nga palang TV, tinest namin, hindi talaga siya pwede dyan. Mapa doon sa loob yung TV na nakaangat dito yung kama. Inusog namin dito yung kama, nilagay yung TV. Baka mabasag lang. Pagka naman nakafix na ganyan, hindi rin siya pwede. Hindi umaano, nagkakawit yung TV doon. So, bibili na lang na iba pang wall mount.